sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon. Tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo? Ito kaya'y nangyayari? Ito kaya'y nangyayari noon? Nangyayari din kaya ngayon? Pinatawag ko kayong lahat para malaman nyo na ako ay tatakbo sa halalang 2016. Ito na ang tamang panahon para magbago ang sistema ng Pilipinas. Woo! Batid ko ang ating bansa ay talamak ang korupsyon. Kaya, aasahan ko ang suporta nyo sa darating na halalang Mayo 2016. Ako, si Apon, a.k.a. Boy Emma, 2016! Maasan ko ba ang suporta nyo sa darating na halalan? Hindi kayo magsisisi sa pagboto nyo sa akin sapagkat susuklihan ko na magandang serbisyo ang inyong suporta. Papagawa ako ng maraming kulay kahit hindi naman kailangan. Woo! Woo! Ipapasara ko ang mga kanal. Woo! Papasimento ko ang mga ilog. Woo! Woo! Hindi man ako karapat-dapat sa paningin ng maraming tao, marami man ang naninira sa kabila ng pagsisikap ko. Marami akong dokumentong pinakita, patunay na wala akong ginagawa masama. Talamak pa rin ang mga naninira. Kaya sa halalang ito, aasahan ko ang suporta nyo. Sino may katanungan? Anong pangalan mo, Iho? Jordan po. Anong mong katanungan? Tanong ko lang po bago po magpatuloy yung talumpati nyo, kung anong branch at anong position po kayo hapon sa gobyerno? Kwanto? Ano nga pala yung branch? Kaho yata yun? Hindi. Yung branch sa gobyerno. Yung kawawi sa gobyerno? Hindi yun. Iho, ano nga pala yung branch na sinasabi mo? Ang gobyerno ay binubuo ng tatlong branches. Ang unang branch ang judiciary, pangalawa ang executive, pangatlo ang legislative. Ang una ang judiciary ay kapangyarihan ng judiciary na maglibis at magtimbang ng mga kaso na naaayon sa batas ng Pilipinas. Ang judiciary ay binubuo ng dalawang sangay, ang Supreme Court at ang Lower Court. Ang pangalawang sangay naman ay ang executive. Ang executive branch ay pinubuo ng presidente at vice-presidente. May kapangyarihan ang executive branch na magbasura at mag-approve ng mga batas. Ang pangatlong branch naman ay ang legislative branch. Ang legislative branch ay may kapangyarihang baguhin, ayusin at gumawa ng batas na ipinapatupad at ipapatupad sa Pilipinas. Ang legislative branch naman ay binubuo ng dalawang sangay, ang Senate at House of Representatives. Iho, alam ko na. Doon sa legislative, yung Senate, yung mga gumagawa ng batas. Yun ang aking pangangampanya. Wando, gagawa tayo ng mga batas. Iho, maraming salamat sa'yo. Pwede ka lang maupo. Maraming salamat sa inyong lahat. Inaasahan ko muli ang suporta nyo sa darating na halalan. Magpa-file na ako ng aking COC. Paalam! Kwanto, tara na. Magpa-file na tayo ng aking COC. Magpo. Iho, dito ba nagpa-file ng COC?
Opo, dito na ako. Oo, sige. Bando, bigyan mo nga siya ng aking poster. Hala lang 2016, para senador. Mag-profile na ako ng aking COC. Ano ba yung mga kailangan ko? Ano pong posisyon? Sa pagka-senador. Sige po. Ito po yung mga sumusunod na yung kailangan para po makatakbo. Una, kailangan natural born citizen kayo sa Pilipinas. Ang ikalawa ay at least 35 years old kayo. Ang ikatlo po ay kailangan nakakabasa kayo at nakakasulat. Ang ikaapat ay kailangan registered voter po kayo. Ang panglima ay kailangan resident po kayo ng Pilipinas na hindi bababa sa 2 taon. Yun lang po ang yung kailangan. Sa pagka-congressman po, ito po ang mga sumusunod na kailangan. Ang una ay kailangan po yung natural born citizens po kayo. Ang pangalawa po ay at least 35 years old. Ang pangatlo po ay kailangan nakakabasa at nakakasulat. Ang pangapat naman, kung hindi ka kasali sa isang party list, kailangan ay registered voter at residente ka ng at least 1 year sa distrito kung saan ka elected. Yun lamang po. Iho, ito na ba? Opo. Nakakasalubong na rin kita. Bakit po? May tanong sana ako. Ah, tungkol saan po? Kasi pinili kong tumakbo ng senador. Ah, na-design nyo na po kung anong position ng habili mo? Ito na, may COC na ako. Wow. Boto mo ako ah. Opo. Pero may tanong ako. Excited na kasi gumawa ng mga panibagong batas. Kaso iho, hindi ko alam paano ako gagawa ng mga panibagong batas. Ah, sa pagka-senador o congressman, may legislative process na tinatawag upang gumawa at mag-amend ng batas. May 2 dokumento na ginagamit sa prosesong ito. Ang resolution at ang bill. Pero iho, ano bang pagkakaiba ng bill at ang resolution? Ang resolusyon ay ginagamit upang maipatupad ang prinsipyo at mga kalakaran sa Senate at House of Representatives. May 3 uri ng resolusyon. Ang una, ang simple resolution. Pangalawa, ang joint resolution. At pangatlo, ang concurrent resolution. Ah. Ang joint resolution ay kinakailangan ma-approve ng 2 sangay ng legislative branch, ang Senate at ang House of Representatives. Kailangan din ito ng approval ng presidente dahil inaprubahan ito ng presidente na ituturing ito na batas sa Pilipinas. Ah. Ang concurrent resolution naman ay ginagamit pag apektado ang Senate at ang House of Representatives. Ibig sabihin nito, kailangan ng approval ng Senate at House of Representatives. Ngunit, hindi nito kinakailangan ang pirma ng presidente. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na batas sa Pilipinas. Ah. Ang simple resolution naman ay ginagamit pag-apektado lamang ang isang sangay ng legislative branch. Hindi nito kinakailangan ng parehong pirma o approval ng 2 houses at hindi rin nito kailangan ng pirma ng presidente. Ibig sabihin nito, hindi ito maituturing na batas sa Pilipinas. Ano ba ang ibig sabihin ng bills? Ang mga bill naman ay laws in the making. Ang bill ay pwedeng maging batas pag inaprubahan ito ng presidente. Pwede rin itong ma-reject sa pamamagitan ng power of veto ng presidente. Pag ni-reject ng presidente ang isang bill, pwede pa itong maging batas sa pamamagitan ng 2/3 ng boto ng House of Representatives. Iyo, ngayon alam
Pag tumoko ha, huwag mo kong kakalimutan. Opo, opo. Am I? Boy, am I? For Senador. Opo! Ito ang listahan ng mga ilang senador sa Pilipinas. Ito ang listahan ng ilang mga congressman sa ating bansa.